nung nagdaang bakasyon ay umuwi nga muna kami dito sa aming bayan, sa bayan ng Kalawag. At alas 3 ng madaling araw kami dumating dito. Ganito pala kaganda at katahimik kapag ganitong madaling araw dito sa aming bayan. At pagsapit naman ng umaga, ito ang ating makikita. Napakadilim ng langit, parang napakabigat at napakadaming ulanin. Ewan ko ba dito sa aming bayan, at tuwing kapag sasapit ang Bermans, ay palagi na lang umuulan. Yung tipong kahit walang sama ng panahon o di kaya ay bagyo, palagi pa rin naulan. At dahil nga po, nasa linang pa ang aming barangay, kaya eto, naghihintay pa kami ng jeep na masasakyan papunta sa linang. Linang po ang tawag namin kapag ang isang barangay ay malayo sa kabayanan. At sa mga jeep na ito nga kami sasakay papunta sa linang. At eto nga, makikita na natin na nagsisimula na silang magkarga ng mga napamili ng mga tao ng mga sakay ng jeep. At ganito naman ang ganap kapag ka nakasakay ka na sa loob ng jeep. Kung mapapansin natin, halos puno na rin ang mga tao. Subalit ang gitnang bahagi ng jeep, ayan at makikita natin, puno na rin. At sa dami ng nakalagay dito sa gitnang bahagi ng jeep, aba, ay hindi mo na halos maigil ang iyong mga paa. At bago ka bumaba ng jeep, ay sobrang alay muna ng mga paa yung dadanasin. Sobrang haba pa naman ang biyahe. Pero alam nyo ba, na kahit ganito kapunuan ang mga jeep, ganito kahirap ang magbiyahe, nagpapasalamat pa rin kami dahil nagkaroon na ng kalsada ang aming barangay. Narating na ng kalsada ang mga barangay sa Upper Kalawag. Dahil nung una, dyan lang sa tanging dagat na yan ang paraan para makauwi kami ng bayan. Kigit na mas mahirap na kapag ka sa dagat ka magbabiyahe na sakay ng bangka. Mas delikado dahil may mga pagkakataon na umaalis kami dito sa bayan na payapaan dagat. Subalit pagdating ng kalagitnaan ng biyahe, bigla na lang magbabago ang panahon at lalaki ang mga alon. Sa ganong pagkakataon, yun ang mas nakakatakot. Bago nga magpatuloy ang pagbiyahe, ay sadyang humihinto ang jeep na to dito sa gasoline station na to para magpagas. Kasabay noon, bumibili na rin ang mga pasahero ng mga makakain dito sa mga nagtitinda na to. O diba, kaming mga tagalinang ay nakakatulong din sa mga ganitong naghahanap buhay. At pagkatapos nga ng napakahabang proseso, let's go! Biyahin na tayo! Kapag ka ganitong jeep, isang oras at kalahati bago kami makarating sa aming barangay. At dahil nga sa haba ng biyahe, inaabot na ng antok ang mga pasahero at ayan, nakakatulog na nga ang karamihan. Pa, yan! Pagkano kuya pamasahin namin? Kaya po, kuya meron bigas pa. Sandala po ang isa. At eto na, nakarating na kami sa aming barangay, dito sa Barangay Lagay. Yun lang ang kwento ng biyahe sa jeep. Let's go!